Ang engine overheat ay karaniwang may kasabay na konting usok na nagmumula sa ilalim ng hood. Kadalasan, ang sanhi ng overheating ay ang pag-drive habang mababa ang coolant levels o pag may leak sa cooling system ng makina. Ano pong gagawin kapag uminit masyado yung makina? Simple lang. I-monitor ang temperatura, radiator hose at coolant level ng sasakyan. Excess heat can damage the engine. Kaya ihinto ang sasakyan o i-idle pero huwag papatayin ang makina. Instead, ay i-off ang aircon para mabawasan ang stress nito. At siya nga pala, huwag basta-basta bubuksan ang hood ng sasakyan, ha? Bakit naman po? Kasi it will put you at risk. Maaari kang mapaso at masugatan dahil sa init, steam at usok nito. Be patient at maghintay muna ng ilang minuto bago mo ito buksan. Sunod, tuloy-tuloy na buhusan ng tubig ang fins ng radiator. Juan, radiator ang bubuhusan ha, hindi ang makina. Lastly, kapag normal na ang operating temperature nito, ay dagdagan ang coolant kung wala namang leak. Ay, oo nga po. Yun pala yung proseso nun. Kaya pala kinailangan namin maghintay noon ng matagal. Tatandaan ko talaga to para hindi mag-overheat ang makina ko. Ayos yan, Juan. Prevention is better than cure, ika nga. Pero teka, papaano kaya kung umabot na ng next level ang init sa makina mo at bigla itong lumiyab? Parang yung sa pelikula po? Oo, Juan. Nangyayari ito sa totoong buhay. Ang mga makina ng kotse ay nabubuo ng iba't ibang chemical, mechanical at electrical na proseso at karamihan sa mga prosesong ito, pag may isang bagay lang ang wala sa ayos at ay maaaring magdulot ng tinatawag na engine fire. Kaya heto, ang mga dapat mong gawin kung sakaling mangyari ito. Una, magmaneho palayo sa traffic, mga gusali, mga tao at mga sasakyan. Pangalawa, pababain ang lahat ng pasahero ng sasakyan at lumayo rito. And again, huwag bubuksan ang hood, okay? Opo, sir. Very good. At panghuli, patayin ang ignition at mabilis ang lumabas sa sasakyan at lumayo. Opo. Dahil maaari itong sumabog. Tumpak!